magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung mga nabili naming gamit para po sa kaming namin na baby, si Baby Kim. Ito po ay inihanda namin sa pag-ano niya, paglabas niya. Sinitsik muna namin lahat yung mga sizes at sa mga kailanganin o ano pa mga kulang. Na-obserbahan namin na medyo sobra-sobra na pala yung nabili namin. Sobra-sobra na sa ano kakailanganin namin. Pero okay lang, at least. At least ready na. At saka ano na. Nakahandaan na rin kami sa pagdating ng aming panibagong anghel. Panibagong membro sa aming pamilya. Sige po, samahan nyo kami. Mag-arrange nito at saka magtanggal ng mga tags. Ito, busy si Mrs. sa pagtanggal ng mga nakakabit dito sa binili namin. Tanggal ng mga tags, yung mga nakatali, tinatanggal yung mga plastic na ilalagyan ng tag. Kailangan talaga tanggalin yon kasi baka ano yun sa bata, nakamakain, hindi kaya natamaan sa mata. Kaya ito, busy yung commander ko sa pag-sisigrigay, pag-check isa-isa. Sinigurado na walang matira. Tsaka nag-i-enjoy din siya sa pagtanggal ng mga damit na nasa hangir. Siya kasi yung inspector ko dito para sa mga damit ng mga bata. Damit sa ano, damit ni Kim. Kaya ito, ako naging ano lang, isang cameraman lang dito. Habang yung
director ko ay busy sa pag arrange ng mga gamit ni Kemp. Nagtataka kayo kung bakit blue at saka puti lang yung binibili namin na gamit. Kasi po ay si Kim ay isang lalaki. Kaya blue-puti yung choices namin. Actually yung blue, yan talaga yung favorite color namin mag-asawa. Kaya yan ang pinaprioritize namin ang buhay. Naparami man yung bili namin ng gamit, pero mas okay na rin kasi mas mainam na yung may extra. At saka masaya rin. Super excited na kami na nalabas na si Kim. Kaya hinihanda na talaga namin yung mga gamit niya. At saka may bibilin rin kaming mga dagdag nito. Sa mga dalagat binata dyan na nagbabalak na mag-asawa, dapat po ay pag-isipan muna mabuti. Pagplanuhan at saka kailangan handa na. Kasi yung pagiging parents po ay hindi po basta-basta. Malaking responsibility na nakabang na dyan. Lifetime responsibility po yan kasi hindi lang sa umpisa. Talagang mula sa umpisa hanggang sa lalaki na yung mga anak mo, hanggang sa pagtanda nila, responsibilidad mo pa rin. Kaya kung nagbabalak, mas dapat pag-isipan, pagtuunan ng pansin talaga na magiging preparado. Kasi mahirap na magiging parents tapos may anak ka na. Makikita mo, maghihirap yung anak mo kasama ka. Tsaka be responsible parents talaga. Kaya isip-isip mo na bago papasok sa isang sitwasyon.
with you. I wanna stay with you. Gusto ko sana magpasalamat sa walang sawang suporta sa panunood dito sa mga in-upload ko ng mga video. Sana po ay nag-enjoy kayo. At saka na-entertain ko rin kayo. Ito po ay mga compilation ko lang sa buhay. Sa mga ginagawa ko dito. Yeah. Maraming salamat po sa mga oras na inilaan nyo dito panunood sa video ko. At sana po ay magpalain tayo ng pumay kapal. At sana ay nasa healthy tayo palagi. At saka sa inyo. Maraming salamat po. See you on my next vlog. Salamat. One, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.